It's a good start and it's a good morning for us mga kapuso din sa Central ug Eastern Visayas. Kay pala rantang makauban live din sa atong studio ang mga bida sa atong gikahinamang startup PH. Let's all welcome din sa studio mga kapuso, lead star Kapuso Bea Alonzo and multimedia star Alden Richards. Maayong buntag! Buntag welcome to Cebu and welcome to our set, Alden thank and Bea. Thank you, thank you, thank you. Maupay nga aga mga kapuso. Let's go. Kumusta yung umaga nyo? How was your day? Okay day naman. Okay naman. So far, so good. So far, so good. Masaya naman. Masaya kami na nakabalik kami ulit dito sa Cebu. Yes. And it's our pleasure to have you dito sa set namin sa GMA Regional TV Live. Thank you. Kaya naman, thank let's you. Start our morning with a game. Okay. Aga naman yun. Oo. Ang agang game. Pa-names tayo this morning. So we'll play Who is Who game. First off tayo, Who is Who? Oh, pigit yung na. Very serious sa set. In 3, 2, 1, go. Ito naman, next. Who is Who ang mahilig sa, ito parang alam na namin, ang mahilig sa online games. In 3, 2, 1, go. Ayan, aminado. Parang ano na nating lahat. Oo. Hindi ako marunong maglaro. Double ano. Same here. Ito naman, Who is Who yung nakaka-relate sa startup PH characters in real life. In 3, 2, 1, go. Oo. And this time naman, let's talk about your experience sa naganap na mga Kapuso Mall shows dito sa Cebu. What did you enjoy the most seeing your Cebuano fans? Well, yun siguro to see all their smiles and how warm yeah. they are and them showing us all the love in the world. Talagang every time I would come here, especially now that I'm a Kapuso already promoting a Kapuso yes. teleserye. Parang first Cebu, no? At oo, para sa akin, ano rin siya talaga. It means a lot. And every time I would come here talaga, even in the past, talaga napaka-warm ng mga Cebuanos. And of course, we will always support you both, lalo na sa inyong gumagandang startup PH every okay. night. Kumusta naman yung naging samahan ninyo, Bea, sa isa't isa? Iba-iba yung nabigay na experience oh, for me. Oh. I mean, oh, relationship-wise. For both of us. Yes. Kasi it's, hindi rin namin akalain na magtatagal ng ganito yung shoot eh. Yes, kasi syempre, nagkaroon ng pandemic. Yes. And syempre, talagang pinagagad na namin. So thank you sa GMA talaga. Dahil talagang kahit hanggang sa post-production, talagang inaalagaan. So maraming salamat sa staff yes, namin. Yes. Siguro yung takeaway is that, yun nga, parang ano eh, sa umpisa kasi syempre parang, ito yung first show ko sa GMA, so nandito yung adjustment period talaga. Yeah. But they were able to, alam mo yun, they, natutuwa ako that talagang binelcome nila ako. And speaking of scenes, para sa inyo, ano pa ba yung mga kailangan naming abangan na for you, naging memorable talaga yung eksena ng gawin? Ako yung heavy scenes talaga. Ito na, nangyayari na siya. Mm-mm. Oo. Papalabas na, nangyayari na dito sa startup ngayon. Yung paborito ko yung revelation na ng deception ni Tristan kay Danny. Ginawa kasi namin to before I left for yes. before the show ended. Yes. Ginawa namin to from 10 a.m. to 7 p.m. may rain effect. So medyo mahirap siya. Yung mga kamay namin kulubot na siya. Tapos puro iyakan, puro yes. confrontation, wow. ganyan. Tsaka mas mahirap pa kay B kasi parang may mga scenes ka pa na nakunan. Prior, na umiiyak. Na siya lang. So tapos ako sumunod wow. lang ko. Tsaka na-miss ko rin mag-drama. Yes. So yun siguro yung pinaka-memorable. And nakakatawa kasi, speaking of drama, nagkaka-guest ko lang sa Magpakailanman on their 20th anniversary. Pagbalik na pagbalik ko. So, oh, yun naman horror drama. And with that, kindly take this opportunity na imbitahan ng ating mga Kapusong Bisaya to watch Startup PH every night sa Telebabad. Mga Kapuso, dito sa Cebu, sana papanoorin niyo pa rin ang Startup PH gabi-gabi po sa GMA Telebabad. Ngayong linggo na po mapapanood ninyo ang highlight ng buong show namin. Yes. So wag na wag po kayong bibitaw. And also, sana po kung ma-miss niyo sa television, pwede niyo rin po mapanood sa YouTube at sa official website ng Kapuso Network. Yes. Yan, so since, of course, we have done our own twists and turns dito sa Startup PH, eh hanggang saan ba talaga ipo-pursue ni Tristan si Danny? At si Danny ba, sino ba talagang pipiliin niya between Tristan and Dave? Ako, yun yung question. Kasi especially now na nalalaman na lahat ng mga sikreto na itinago sa baol. At anong magiging
reaction ni Danny kapag nalaman niya na siyempre involved din si Lola sa lahat ng to. But before we end this interview, siyempre, hingan din namin kayo ng message of hope ninyo para sa mga Kapuso viewers natin. Message of hope. Message of hope. Alam ko, I mean, life isn't perfect. Sa mga nagdaang taon, ang dami nating pinagdaanan, lahat tayo sama-sama. Pero alam ko rin, kung sama-sama rin tayo, malalagpasan natin itong lahat. At siyempre, wag na wag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Yes, always. Faith will always save the day. Prayers lang, mga kapuso. At maraming salamat sa mensahe ninyo para sa mga kapusong Bisaya natin. And thank you for joining our morning show. Yes, thank you so much for having us. Thank you. Daghang salamat. Daghang salamat.